tingin yung mga tao sa akin kanina. Kasi kala nila may dalang bike, hindi naman pinabike. Pero sa totoo lang flat ako. May malapit na vulcanizing. Buti na. Opo! May nagbo-vulcanize. For the first time, nagkaroon na ng damage yung bike ko. At flat pa talaga. Kaya pala nung medyo nandun ako sa may bandang labis. Diyan lang, malapit. Sabi ko, ba't ang bagal lang sa yung pala, flat na yung sa likod. Pa yung inayos ko kanina na nilagyan ko ng takip yung kung saan yung nabuga lang hangin. Nilagyan ko siya ng takip. Yun din yung mabubutas pala. Tayo dahil okay na yung pinolcanize. Yun yung pinakaayaw ng mga nagbabike. Yung mapaplatan sila sa daan. Lalo na pag medyo long ride yung gagawin nila. Nagtataka talaga ako kanina kung bakit bagal ng takbo. First time ko maplatan. Buti na lang na platan tayo dito sa Labrador. Mga tatlong barangay pa lang. Bago dun sa barangay namin. Nasa half na tayo ng way. Papuntang Lingayon. So huminto na naman tayo dito kasi bumabagal na naman yung takbo ko. Yung pala-flat na naman yung bike. Kaso nga lang ang problema ko ngayon, hindi ko alam kung saan may malapit na vulcanizing shop dito. Mukhang wala. So maglalakad ulit ako. Init-init. Anong oras na ba? 12 na oh. 12 na. Init. Dalawang beses na akong laklatan. So ayan, lalakad tayo sa init ngayon. Dahil kagagawan mo yan at nagbike ka ng wala kang kaplano ng plano sa buhay. Yan, magtulak ka ng bike mo. Saan kaya may vulcanizing shop dito? Feeling ko medyo may malapit doon. Pero malayo pa din dahil lalakarin mo. Alex, kawawa ka naman. So walking pala yung trip ko ngayon, hindi pala biking. Walking talaga. Pero pabalik na ako kasi mahirap nang maplatan ng pangatlong beses. At wala akong dalam. May dala akong pera kasi nga lang walang pariya. 30 pesos yung pa-vulcanize. Bili lang muna tayo saglit ng tubig. Init. Thank you. May malapit na na-shop kasi nga lang wala na akong pariya. Tapos 10 piso na lang. Vulcanize ko ya. Ano po? Magkano pa vulcanize dito? Okay, naplatan na ako dyan sa Labrador. Tapos pinavulcanize ko doon. Naflat ulit. Bakit eh? Naflat ulit. Kung ano. Mahal. At after nyan. Yan ba yung part na binulcanize na kanina? Tagusado.
ay Tagusan. Yung butas pala Tagusan. Hindi nakita nung kung ano nagbutan is. Kaso nga lang ang problema natin ngayon. Sa 10 piso lang yung pareha. Kasi, meron naman akong pera. Kaso nga lang. Kaysa 1,000. Wala. Bibili naman ako eh. Thank you. Tsaka Fudgy Bar. Thank you. Uwi na tayo at hindi na ako tumuloy sa Lingayen kasi pangalawa butas na yung gulong ng bike ko. So, huwag na nating paabuting magtatlo pa at mahirap yon. Kaya umuwi na lang tayo for now. Saka na lang tayo pumunta ng Lingayen. Ako banda kanina na flotan. Ito to. At dito tayo ngayon sa Lawis. Try ko lang dumaan dito. Kasi maganda yung view. Yan. Papakita ko lang sa inyo. Dati lagi kami dito eh. Diyan. Mga barkada ko. Dito kami lagi pumupunta. So, pauwi na tayo ngayon guys. Kasi masyado na ako naiinit. So pag gusto nyo mag-surf, dito kayo mag-surf. Ganda. Pero bagong yung ulo nyo. Kaya warning ko lang sa mga naliligo na nakakapanood dyan na taga rito sa amin. Huwag na kayong maglakas loob na maligo dyan banta. Kasi mapangalim. Pwede dito. Okay lang dito. Kasi meron namang wall dyan para sa tubig at hindi na siya masyadong delikado. Pero pag maliligo kayo, kung gusto nyo namang maligo talaga naman sa beach na hindi siya ganito, pumunta kayo doon sa barangay namin kasi the best yung beach doon at hindi siya gantong nakakatapon, sakto lang. Dito na tayo ngayon sa bahay at sobrang gulo ng kwarto ko guys. Bibihis lang muna ako saglit tsaka lilinisan ko yung bike ko kasi sobrang putik para magamit ko siya ulit.